Sa napakainam na panalangin na makapiling ng Panginoon, masarap na siya ay ating makapiling. Pero ang makakapiling ay yung mga nakalista, yung mga kasali sa listahan na mahalaga. We like our names and the names of our loved ones to be included in good, prestigious, and beneficial lists. Pagka-estudyante ka, you want your name to be there in the list of graduates. You want your name to be there in the list of successful examinees. Or you want your name in the list of invitees to very important and grand events. List of beneficiaries. List of recipients of goods, especially inheritance. What about the most important, the all-important list? Kanina po, pagpasok natin sa bulwagan, may parang lista-listahan ng mga pangalan. It is an artistic representation of the Book of Life, a scroll that will be opened in the end of these days. At magkaroon din tayo ng representation na para siyang CD. Malay nyo, nasa CD na ngayon yung Book of Life. Kasi, siyempre, ang technology, ang Panginoon ang nakakalam ng lahat ng mga yan. Ang mahalaga po, kung ano man yung format na may listahan ng mga tao, ng mga anak ng Diyos, mga listahan ng mga tao na kasali sa kanyang eternal kingdom, nandun ba tayo? At kung nandun na tayo, ang susunod naman tanong, are your loved ones on the list? Dear God, thank you for health. Thank you for life. Thank you for sustaining us, O Lord. Thank you for the many, many wonderful things you give us so that we may not only live, but we'll also enjoy life in many ways. We thank you for this privilege of having a time of peace, time to reflect on your words, and time to hear your voice. Lord, may you continue to cleanse us from all our iniquities. Cleanse us, Father. Purify us. Purify our motives. Make us clean. Make us whole. We like to see you, O God, and we know that only those of pure heart will see you. So purify us out of your mercy. Cleanse us from all our sins. And we pray, Father, that you may speak to us. Nawa sa mga verses na aming pagbubulay-bulayan, narinig na namin maraming beses, magkaroon, Panginoon, kayo ng mga panibagong mga pagpapaalala sa amin, mga pagtuturo, at magkaroon kami ng panibagong lakas, panibagong vision, panibagong mga layunin sa buhay na sangayon sa iyong kalooban. Lord, may you give us the serenity to hear your voice. Kung ano man ang maaaring maging hadlang para hindi namin kayo magpagtuunan ng pansin, mga suliranin, emotional issues, concerns about health, about our safety, about our loved ones, kung ano man, Panginoon, yon, isinusuko po namin ngayon. Nais naming walang iba na umagaw ng aming atensyon mula sa inyo at nais po namin kayong marinig sa isang makapangyarihan, malakas na paraan. Speak to us, Father. We like you to be our speaker. Use your servant only as your instrument. And in the end, Father, glorify yourself, bless us, and expand your kingdom here on earth. In Jesus' mighty name, we pray with thanksgiving. Are your loved ones on the list? Meron pong isang kasaysayan na nakarecord sa Luke chapter 10, and we will read a few verses to give a context to what we like to discuss. Luke 10:1. After this, the Lord appointed 72 others and sent them two by two ahead of him to every town and place where he was about to go. So bukod sa kanyang 12 disciples, meron na naman siyang another group, 70 people. And then two by two, so this might be a team of 35 groups going before the Lord would enter a town or a village. And he gave them very, very specific instructions about their missions. Luke 10:3, go, I am sending you out like lambs among wolves. And then Luke 10:16 to 20, he who listens to you, listens to me. He who rejects you, rejects me. But he who rejects me, rejects him who sent me. The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Napakagandang kasaysayan na dapat ay balik-balikan natin.
Binigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang kanyang mga alagad na magturo. Sabi, kahit mga ahas, mga ulupong, mga scorpions, hindi kayo tatamlan ng kanilang kamandag. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sapagkat ang ipagagawa ko sa kanyo ay inyong napakahalagang gawain. Alam niyo po, napakatagal na tahimik ang langit sa kasaysayan ng Israel. Halos sa 500 taon na walang prophecy, walang message that was new from God. And then Jesus comes out from nowhere, preceded of course by John the Baptist. And all of a sudden, so many messages were being given to the people. So many wonderful things were happening all at once. So there was going to be a lot of resistance to this teaching because the religious institution has made a whole system around it. Ang mga priests, ang mga Pharisees, ang mga religious groups, sila na ang namamahala sa bayan, sila na ang mga bida, sila na ang nasusunod at nakagawa na sila ng maraming mga katuruan, maraming mga tradisyon na salungat na nga sa espiritu ng salita ng Diyos. Subalit sila yung mga makapangyarihan. So sabi ni Lord, I'm going to send you like sheep among wolves. And because of that, I'm going to empower you. At sobra-sobrang power ang naranasan ito pong mga 70 teachers na ito who went around. At bumalik sila sa Panginoon. Panginoon, ito po mga masasamang espiritu. Sumusunod sa amin sa inyong pangalan. Sobra ang kanilang pagtataka sapagkat alam niyo po, lalo nung panahon na ito, napakaraming mga tao ang tinitirahan ng masasamang espiritu ang kanilang katawan. Inaalihan sila ng espiritu. Napakaraming mga tao na may mga demonyong tumitira sa kanilang katawan at ito'y pinagkakatakutan. Nakikita po ng mga tao yung kapangyarihan ng mga masasamang espiritong ito kahit igapos nila ng mga kadena yung mga tinatawag na possessed. Eh, pinuputo lang yung mga kadena na parang apa ng sorbetes. Walang kahirap-hirap. Napaka makapangyarihan nila ang lalakas. Tapos, sa salita lamang nito mga disciples, sa pangalan ng Panginoong Jesus, umalis ka sa taong yan na naglalayasan at sumusunod. Yung iba'y nagsisigaw at nagtitilian with shrieks. Nag-aalis sa inyo mga espirito. Di ganun na lamang ang lubos at tuwa. Paano ka hindi matutuwa kung pati ang mga masasamang espiritu ay sumusunod sa iyo? Parang wala lang, hindi ka pwedeng magawa. Sabi ni Lord, nakakatuwa yan. Pero ang totoo, napaka-small time yan para yan ang maging dahilan ng inyong katuwaan. Kung meron kayong dapat ikatuwa ay ito, na kayo ay nakalista doon sa langit. Kaya mag-utos man kayo sa masasamang espiritu, sandali lang yan. In eternity, all of these evil spirits will be confined in hell. And then what will you do with that power? Useless na yun. Sabi ko noon, nakakatuwa yan, totoo. But the reason to rejoice is that your names are written in heaven. Yun ang tunay na dahilan para maging masaya. It's the real thing. What does it mean to have one's name written in heaven? Ano ba talaga ang katuturan niyan? Sa Revelation po, itinuturo dito yung mga tinatawag natin na end times and we see the destiny of Satan and all who follow him. All who deceived other people and who were deceived by him, all who have sinned and have not been saved, they will all go to hell. But those whose names are written in the book of life will be saved. Those whose names are written in the book of life will not be condemned. Yun ang mahalaga, because sa eternity there will only be two divisions, the kingdom of God and hell. Yun lang ang dalawang division. Kung meron man tayong mga powers ngayon na ikinakatuwa natin, meron tayong influence, meron tayong mga possessions, sandali lang yan. It will become meaningless when we face God sa kanyang judgment throne. It will become meaningless when people are either already in the eternal kingdom of God or in hell. So what really matters is to be written, for one's name to be written in the book of life. Sa Revelation 20, 10 to 15, and I'll be reading from the contemporary English version. Then the devil who fooled them will be thrown into the lake of fire and burning sulfur. He will be there with the beast and the false prophet, and they will be in pain day and night forever and ever. I saw a great white throne with someone sitting on it. Earth and heaven tried to run away, but there was no place for them to go. I also saw the dead people standing in front of the throne. Every one of them was there, no matter who had they once been. Several books were opened, and then the book of life was opened. The dead were judged by what those books said they had done. The sea gave up the dead people who were in it, and the death and its kingdom also gave up their dead. Then everyone was judged by what they had done.
Afterwards, death and its kingdom were thrown into the lake of fire. This is the second death. Read, church. Anyone whose name wasn't written in the book of life was thrown into the lake of fire. Kaya ang tanong, is your name in the book of life? Are the names of your loved ones in the book of life? Ito pong si John na sumulat nitong Revelation ay pinatulog ng Panginoon nung siya po ay at dinala siya po siya sa darating pa na panahon. At yung mga nakita niya sa kanyang mga pangitain ng kanyang sinulat, out of the 66 books of the Bible, only Revelation is not yet fully accomplished. At ipinakita sa kanya ang mangyayari. At sabi niya, nakita ko, isa sa mga nakita kong eksena, lahat ng namatay na, lahat-lahat, nakatayo sa harapan niya na nandoon sa isang trono. Ang dagat ay iniluwa ang lahat ng namatay at nakalibing sa kanyang pusod. Iniluwa ng kamatayan ng lahat ng mga nailibing na at humarap para sa huling paghuhukom. Binuksan ang mga aklat at ang lahat ay hinusgahan sang-ayon sa mga nakatala doon na pinaggagawa niya nung siya'y nabubuhay pa. At sino man na ang pangalan ay di nakalista dito ay inihahagis doon sa dagat-dagatang apoy. Mayroon po ako nabasang isang article many years ago about a scientific activity somewhere in Russia on what used to be the Union of Soviet Socialist Republics. Na sila'y naghuhukay po ng malalim na mga drills sapagkat naglalagay sila doon ng mga listening devices, pinapakinggan nila ang tunog ng mga movement ng mga tectonic plates at ng mga ilalim ng lupa ng mga bato para makapag-predict sila ng mga earthquake at mga movement ng climate and everything. At nagkagulo sila sapagkat yung nung ibinaba nila at lumalim yung kanilang parang tubong inilulubog at nilalawitan nila mga mikropono hanggang pagkalalim-lalim, parang nakarinig sila ng mga nagiiyakan, mga nagkakagulot, mga tumatangis. Hindi makapaniwala ang mga Ruso sapagkat alam niyo namang napakatagal na walang relihiyon sa bayan na yon. Kaya iniahon nila ang kanilang mga kasangkapan, inayos nila sa siguro may problema at nagbaba sila ng higit lalo pa mga precise instruments. At talagang na-confirm nila na mayroon sila mga naririnig na mga nananangis at nagiiyakan at nagsisigawan. Ang ginawa nila kesa magkaroon ng isang religious stampede at ma-revive ang relihiyon, alam niyo naman na naging sosyalista yung USSR, tinakpan nila ang butas. Ngayon, kung gusto niyong matiyak kung tama nga ba itong ating nabasa, eh ba't di niyo subukang hukayin yung butas? Baka lang nga kayo mahulog doon, mahirap na. Marami pong mga ganyan na sinasabi at kanilang sinusuppress yung mga reports. Pero hindi naman natin kailangan ng mga scientifico ng mga Ruso para sabihin sa atin to. Sinasabi na nga ng Biblia na meron eh. Nakikita lang nila yung mga katotohanan at mga patotoo. Subalit ang nakakakilabot sa lahat. Anyone whose name wasn't written in the book of life was thrown into the lake of fire. Burning sulfur. Nagkakagulo na nga tayo po dyan sa pinatubot yung umuulan dahil yung mga natuyo na ng mga abo na sulfur, tinatangay pa lamang ng tubig, eh nakakandamatay na tayo. Ano pa kung yun ay burning sulfur? So, ano po ang nakita nitong sumulat ng Revelation? The devil and the false prophet were thrown into everlasting torment. All dead people stood before the Lord. Walang ligtas sa paghuhukom na ito. Kahit masabi mong ketagal-tagal mo nang namatay kang walang nakakita sa'yo, lumubog ka na lang bigla sa dagat, aahon ka at iluluwa ka ng dagat sapagkat haharap ka sa paghuhukom. And the books were open. Brothers and sisters, heaven is in the business of bookkeeping. Books detailing everyone's deeds were opened and people were judged according to the records. Maging ang pag-upo nyo dyan ngayon, sa kalagayan natin ngayon, pagtayo ng mga ilan, nakalista yan. Ang ginawa natin kanina, yung inaway nyo, asawa nyo kanina, diba? Yung may mga anak na naging masuwayan sa magulang, yung may nangupit, yung mga kung saan-saan natulog nung nakaraang gabi, hindi sa sarili nila mga bahay. Sabi nga nung isang t-shirt na nabasa ko, God saw what you did. At nakalista, the books will be opened. The book of life will be opened. Maraming mga books, pero napakahalaga yung book of life, the list of the saved, the list of the names of people of God. There is such a book. Philippians 4:3. Yes,
And I ask you, loyal yoke fellow, help these women who have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Sabi, tulungan niyo itong mga taong ito. Nakatulong ko sa gawain. Itong mga taong itong ang mga pangalan niya kalista sa aklat ng buhay. Revelation 3:5, He who overcomes will, like them, be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. So nakikita po natin yan, yung mga nagtatagumpay, yung nilalabanan nila ang kasamaan. Sila dahil bibihisan ng mga puting kasuotan, hindi kailanman buburahin ang kanilang pangalan from the book of life. And the Son will acknowledge his name before the Father and all the angels of heaven. Revelations 13:8, all inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the book of life. Yan ang gagawin ng mga itatapon sa impyerno. They will worship the beast because they cannot and they will not worship God. Yun daw lahat ng mga tao hindi nakalista sa book of life. The saved will also be awarded according to their deeds. And the unsaved will be punished according to their deeds. Marami pong lagi nagtatanong sa akin yan, Pastor, ano po ba hindi ba sabi pag namatay ka, judge ka na, ano na naman itong nakaharap sa trono? Apparently, there are at least 2 levels of judgment. When you die, you will be judged if you are saved or not. Kaya kailangan saved ka na bago ka mamatay. At pagkatapos sa final judgment, syempre ang God is a God of justice. Lahat ng mga saved, bibigyan ng award. Iba-ibang award according to their deeds. At yung mga hindi saved, syempre iba't-ibang level din yan ng mga kasamaan. Iba't-ibang uri ng init siguro ang kanilang mararanasan sapagkat God is a God of justice. Kaya dalawang uri ng judgment. Pero hindi ka na pwedeng mag-appeal pag second judgment na. Pagkasama ka na doon sa papuntang hell, ang iniisip na lang, ano ba, 3,000 degrees ka ba? 3 million degrees? Yun na lang pinag-uusapan din, hindi ka pwedeng lumipat. Romans 2:6, God will give to each person according to what he has done. Kaya yung mga paglilingkod sa Diyos, kaya gusto mo yung kasama mo, kaya hanga ka doon sa leader mo, hindi na pinag-uusapan kasi irrelevant yun sa second judgment. Ang titingnan sa mga record, yung paglilingkod mo, yung ginawa mo, yung kabanalan mo. Kaya huwag kayong papayag kahit kailan that you are deprived of your privilege to gather for yourselves treasures in heaven just because there is somebody in the team that you don't like. Just because there is a system you don't like, aalis ka na, magwa-walk out ka sa iyong mga good deeds. Ikaw din ang lugi in the end. Kaya nga itinuturo sa scripture, lampasan mo ng mata yung mga tao, sa Diyos ka tumingin. Kasi pag sa tao ka lang talaga titingin, ma-offend ka. At gustong-gusto ni Satan, sa tao ka tumingin, para ka mainis, mawala ng gana, and then eventually, you drop out of the scene. And then, ang mangyayari, wala. Pag binuksan ng mga libro, wala kang ginawa na mabuti. At pag wala po tayong ginagawang mabuti, meron tayong gagawing mali. Wala namang neutral eh. Either gumagawa ka ng mabuti o gumagawa ka ng mali. Dahil sa Bible, sinasabi dyan, if you know the good that you have to do and you don't do it, you commit sin. The sin of omission. There is such a thing as the sin of commission when you do the wrong. But when you do the right thing, you commit the sin of omission. Kaya mahalaga, committed tayo to do what is right all the time. So ang pinakamahalagang tanong ngayon, how to get listed in the book of life? First of all, if you want to be listed in the book of life, and I believe a lot of us are already listed there, first of all, get delisted from the book of death. Magpabura muna kayo doon sa book of death. Ang tao, oras na nagkasala siya, nakalista na siya sa book of death. Pag hindi niya naipabura yon sa lifetime na ito, doon sa second judgment, makikita niya ang pangalan niya, doon nakalista sa book of death. Wala na ang palitan. People begin life with sin, despite infancy innocence. So palagay niyo, paano po nung 3 years old ako, paano okay ba yon? I believe that those who died without the capacity in a mental way to understand his or her situation and to accept Jesus as Savior and Lord, ang Diyos ang bahala sa kanila because God is very, very merciful. Pero yung mga taong meron ng consciousness of sin, alam mo na kung ano yung sin, ginawa mo pa, nakalista ka na agad sa book of death. In fact, the Bible exaggerates just to bring home the point that people are really sinful. Psalm 58 verse 3, even from birth, the wicked go astray. From the womb, they are wayward and speak lies.
Nandun pa lang daw tayo sa sinapupunan, ay sinungaling na tayo at naligaw na tayo ng landas. Psalm 51 verse 5, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Bakit po ginagawa itong ganitong exaggeration ng pagpapakita ng kasalanan ng tao? So that people will not justify themselves. Walang magsasabing, eh, hindi naman ako makasalanan, konti lang. Huwag mo ako i-Bible study, dalhin mo yan sa mga prostitute at saka mga murderer. Kasi ako, okay naman ako. Sabi, anong okay, pinaglilihi pa nga kayo, kasalanan na kayo eh. Walang pwede magsabing sinless ako dahil mayroong original sin that we inherit from Adam and Eve. And it's not enough that you are there because when you go or grow older, people go on to full knowledge of sin. Yung alam mo na talagang mali, ginagawa mo pa. Kaya ang sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. How many people? All. Walang sinless. Lahat nagkaroon ng kasalanan. Romans 3:15, there is no one righteous, not even one. So, because of that, people end up being listed in the book of death. Ezekiel 18:4, the soul who sins is the one who will die. E dahat, dahil lahat nagkasala, edi lahat spiritually dead. Hebrews 9:27, just as man is destined to die once, and after that, to face judgment. So you see, ang isang taong may kasalanan is listed in the book of death. Tapos, namatay siya nang hindi na remedyohan yon. Hindi niya na ipabura ang kanyang pangalan. Nandun na yung pangalan niya forever. Ano na lang inaantay niya? Second judgment para maghusgahan siya kung gaano kainit, kung gaano kabigat ang kanyang mga parusa compared to others. Wala nang lipat-lipat. Nakita niyo yung istorya ng rich man and Lazarus? Nung namatay sila, nagkahiwalay ng pinuntahan. Pinipilit nung rich man na matulungan siya ni Lazarus at sabi ni Father Abraham, hindi pwede, walang lipatan. Nandiyan ka na, wala nang makatatawid pa. Yan na yan. So how do you get delisted from the book of death? Be cleansed and forgiven of your sins. Ang ginagawa ng iba, nagsasakripisyo, hinihiwa ang sarili, namamanata, kung ano-anong parusa ang ginagawa sa katawan. Pero gagawa din uli ng kasalanan. In fact, yung nga kumisang pamamanata at mga pagbibigay ng mga abuloy at mga mabubuting gawa ang nagbubunsod pa kasi nila, naggumawa na uli ng mali. Dahil sa sabila, hindi bali, nabayaran na naman eh. May zero balance na naman yan, pwede na uli tayo mag-ipon. Babayaran na lang uli natin next year. But be cleansed and forgiven. We are cleansed and forgiven through Jesus. Pag nanalig tayo kay Jesus, tinanggap natin siya at nagpaligtas tayo, lahat ng kasalanan natin nabubuntun sa Kanya. At yung kalinisan niya ang nalilipat sa atin. Doon lang tayo nabubura sa listahan ng mga patay at malilipat ka sa listahan ng mga buhay dahil lang ipinalagay mo sa pangalan mo, pwede po bang burahin ang pangalan ko? Aba, hindi pwede, eh, may kasalanan kayo. Ipakipalit niyo ang pangalan ni Jesus. Actually, ganun ang nangyayari. Burahin niyo nga ang pangalan ko dyan, ilagay niyo ang pangalan ni Jesus. In other words, siya ang mamamatay po para sa akin. At kaya talaga namang namatay. Sinabi sa atin, tatlong araw na bumaba sa impyerno. Yan ang sinasabi ng Biblia. Lumusong siya doon. Kaya lang, sobra-sobra ang kabanalan ni Jesus na pagsamasamahin man ang kasalanan ng lahat ng tao sa lahat ng panahon na gustong magpaligtas sa Kanya, may sukli pa siya. Kaya umahon siya mula sa kamatay at nabuhay muli. Nabayaran ng lahat, may sukli pa, buhay pa rin siya in the end. Pero kung ikaw lang ang magbabayad ng sarili mong kasalanan, hindi pwede ang dumi-dumi ng dugo mo, ibuhugas mo sa sarili mo, di marumi ka pa uli. Meron bang taong naliligo tapos sa pusali lulusong? Di marumi ka pa uli. How can your own deeds cleanse you when you are a sinner? So you've got to be erased from that book. Kailangan may kapalit, si Jesus ang ipinalit. Kaya kung ilang mga bilyong mga tao ang binubura dyan, halimbawa, ganun din karami nalilis ang pangalan ni Jesus. Jesus, 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 ang dami. Charge sa kanya lahat. Eh sobra-sobra ang kabanalan niya, may sukli pa, nabuhay na muli. Eh kung hindi si Jesus ang tagapagligtas mo, paano mabuburin? Pwede ko bang ipalit niya ang pangalan dyan ng tatay ko? Paano ka ba isasim ng tatay mo? Eh, sarili lang niyang nakasalanan, di niya kayang dalhin. Eh magpapasaybo ako kay ganito, kay ganon, yung may mga sumisinag at mga ilaw-ilaw ho dito sa ulo. Eh tao din yun eh, may kasalanan din yun. Paano kanya ililigtas? Eh siya rin nangangailangan ng tagapagligtas. Paano po yung isang sinless, pwede po bang tumulong sa akin? Walang sinless. Sinabi na ng all have sinned and fallen short of the glory of God. That everyone has committed sin. It's a lie to call any human being sinless. It's the biggest lie. Because there's only one who was sinless and human, that was Jesus Christ. Kaya sabi sa 1 Corinthians 6:11, and that is what some of you were. But you were washed. You were sanctified.
You are justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Kasi inilista dito yung mga kasalanan. Sabi, at ganyan kayo noon, hindi ba? Pero nahugasan kayo. In other words, natanggal kayo sa listahan ng mga dead, na ilipat kayo doon sa buhay kasi may nagbayad, may umako sa lugar nyo. Kaya ang sabi sa Mark 1:15, the kingdom of God is near. Repent and believe in the good news. And Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. So you get yourself erased from the book of death. Then, you get listed in the book of life. Become a child of God through Jesus, who is the Son of God. Sino ang pwedeng magdala sa inyo into the family of God? Edi yung anak ng Diyos, yun lang. Bakit ba tayo nakakatulog sa bahay ng may bahay? Dala-dala tayo ng anak ng may bahay na yun. Bakit tayo nakakakain sa kanilang hapagkainan? Dala-dala tayo ng anak ng may bahay na yun. Kung mag-isa lang kayong kakatok doon sa bahay nila, paano kayo papapasukin ng mga magulang doon? Di kayo kilala. Pero pag dinala kayo ng anak, all the privileges of the son or the daughter becomes your privilege. That's why only Jesus Christ can bring us to heaven, because He is the only one who came from heaven. Nobody else. John 3:13, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Gusto nyo na may magdala sa inyo sa langit? Kanino kayo kakapit? Sa kapwa-taon nyo lang? Na nabuhay 500 years ago? 1,000 years ago? 2,000 years ago? Tao pa rin yon. Kahit 5,000 years ago, kahit si Abraham, kahit si Moses, tao pa rin. Hindi kayo pwedeng dalhin sa langit ng hindi taga-langit. At si Jesus lang ang galing sa langit. Siya ang taga-langit. Siya lang ang pwede magdala sa atin doon. Kaya sabi sa John 1:12, yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Kaya naman ang sabi ng Panginoon sa John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Wala. Walang ibang tagapagligtas. Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Kanino kayo tumatawag? Pag kumikidlat, anong mga pangalan ang lumalabas sa inyong bibig? Kanino tayo tumatawag? There is no name given under heaven by which we are to be saved except the name of Jesus Christ. Pag may kasalanan tayo, pag may panalangin tayo, kanino kayo lumalapit? Kanino kayo nagpapadasal? Kanino kayo nagsusumamo? 1 Timothy 2, 5-6, for there is one God and one mediator between God and man. Church, read, the man, Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all men. Huwag kayong magdadasal kahit kanino, ipanalangin niyo po kami, sapagkat meron lang daw isang Diyos at meron lamang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At yon ay si Jesus. Wala nang iba. Isaiah 53, 5-6. Bakit si Jesus ang tanging isa? Bakit siya ang tagapagligtas? Bakit siya ang pwede maglinis sa atin? He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him. And by His wounds we are healed. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. This says it all. Siya ang sinaktan para sa atin. Siya ang dinurog dahil sa ating mga kasalanan. Siya ang pinarusahan. Siya ang nagkagulo-gulo para tayo magkaroon ng kapayapaan. Siya ang nasugatan para tayo gumaling. Ibinuntun sa Kanya ang ngit-ngit ng Diyos sa lahat ng kasalanan, sapagkat inako Niya ang kasalanan nating lahat. Kaya nung mamamatay na lang si Jesus, sabi niya, Father, Father, why have you forsaken me? Because the Father cannot have fellowship with sin. And at that time, in His body, laid all the sins of humanity. Kinailangan malagot ang kanilang connection, because the Holy God cannot have that kind of connection with unholiness. Subalit ganun na lang kabanalan at kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon na ang lahat na natin ay pinasa niya at kinaya niya, lampas pa, kaya nabuhay pa siyang muli. At dahil sa kanyang ginawa, inililipat ngayon tayo dun sa Book of Life. Yung Book of Life na tinatawag na Righteous, Saints, yun ang mga tunay na saint, yung iniligtas ng Panginoon, lahat ng iniligtas niya, saint din kayo.
Tanungin niyo pangalan ng katabi niyo kung hindi niyo alam at sabihin niyo, kumusta ka, Saint? Sige na, dali, tanong niyo. Ha? O, anong pangalan? Diba? Kumusta ka, Saint Deo? Diba? Kumusta kayo dyan, Saint Cynthia? Kumusta kayo dyan, Saint Anna? Kasi lahat ng anak ng Diyos, dahil binura ka dun sa masasama at inilagay ka dun sa malinis, saint ka. Hindi dahil talagang saint ka, don't be too serious about it, ha? But because of the Lord Jesus Christ, yung inilipat niya sa atin yung linis at kinuha niya yung dumi natin sa kanya na bunton, nagiging tayong malinis, hindi lang tayo pinapawalang sala, dina-justify pa. Romans 5:1, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Pag nananalig ka kay Jesus, lahat ng kasalanan mo'y kinukuha niya, pinapalitan niya ng kabanalan niya, ang status mo ngayon, malinis. You are justified because of your faith, not because of your works. But after you have declared that faith, and you were, now all works become important because there is another book, the book of works. Hindi sapat na nando ka sa book of life, kailangan sa book of works, ang dami mong record na pinagagawang mabuti. So receive Jesus Christ as Savior and Lord. Kumisa, nagiging slogan na lang to eh. Lagi nating nadidinig, itaas ang kamay, itungo ang ulo, ipikit ang mata, tanggapin si Jesus. Pero naiintindihan ba natin ang ibig sabihin nun? Nananalig tayo na siya ay Diyos? Ibinubunto natin sa Kanya ang mga kasalanan natin? Hinihingi natin sa Kanyang pakibunan niyo nga ang pangalan ko sa Book of Death at pakilipat niyo yung pangalan niyo doon para kayo na lang ang nandun at ilagay niyo ako sa Book of Life. Yun ang ginagawa niyo when you accept Jesus as Savior and Lord. You make Him pay for your sins. And because you kill Him because of your sins, you allow Him to live in you and through you all the days of your life. We say, Lord, because you die for me, then I will live for you. What you could not do because you died, do through me, do in me. So walk through my feet, serve through my hands, speak through my mouth. Because you gave me your life, now I will allow you to live in me and to live through me and to multiply through my ministry. The importance of service and holiness. So receive Jesus Christ as Savior and Lord and be a brand new person. It may not be apparent to onlookers that you have become brand new. But in the eyes of heaven, since your name was listed in the book of life, you are a brand new person. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is read, church. Yes, he is a new creation. The old is gone. The new has come. Sa totoo lang, totoo bang nangyayari sa atin? The old is gone, the new has come. Actually, pwedeng mangyari. Pero tuwing bumabalik yung old, dahil lang pinapayagan nyo. Pero dapat pangatawa na natin, the new has come. Bago na ako, iba na ako. Dapat nagkakaroon ng mga dramatic changes. Biruin nyo na, lalipat kayo from Book of Death to Book of Life, tapos tuloy pa rin ang bingo-bingo nyo araw-araw. Tuloy pa rin ang chismis-chismis, tuloy pa rin ang pangangalaguyo. Para ka namang hindi napalipat. Baka nga hindi. Kaya pag wala tayong nakita ang mga pruweba na nagkaroon ng pagbabago ang buhay, baka naman akala mo lang nalipat ka, eh hindi pala. Bakit yung lifestyle mo hindi consistent kung saan ka nakalista? Because if you are listed in the book of life, then you allow Christ to live in you and to live through you, not Satan. So do not be contented just being in the book of life. After salvation, get good records in the book of works. But I like to caution you, everyone. Book of works will be nothing if you are not listed in the book of life. Kahit magsikap ka maging religyoso, maglingkod, magbigay, pero hindi ka pa pala listed in the book of life, hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka pa sa Kanya lang tumatawag at kung kani-kanino pa, pagka nagharap-harapan, nandun ka marami kang good works, pero wala ka sa book of life, hindi ka rin kasama sa saved. Bali wala rin ang record mo of your good works. Kaya unang-una mo muna is to get listed in the book of life, then increase your chapters and volumes in your book of works. Revelations 22:12, anong sabi ng Panginoon? Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. It's important. Magpundar ng mga kayamanan sa langit. Paglingkuran ng Diyos. It's not enough that you are there in the book of life, although, wow, that is wonderful. But if we really have gratitude, if we really like to thank God and return His kindness, suklian ang kanyang mga kabutihan,
Fill your life with good deeds. Because that is what Christ would have done had he not died for you. But because he died, now you allow him to live in you and you do his work. It's an exchange. It is safe to assume that all adults have sinned. Except siguro kung talagang mentally incapable of understanding what he or she is doing. Bahala na ang Diyos sa ganung mga special cases. Napakakonti naman nun. It is safe to assume that all adults are sinners. And that all adults are listed in the book of death. The most important thing to do in life is to get erased from that list. To get delisted. And then to get listed in the book of life. Anong pinaka-importanting activity sa buhay? Sasabihin ng iba, ay makakuha ng mabuting asawa, ay makatapos ang aking pag-aaral, ay makapagpayaman. No. Ang pinakamahalagang one single act that a person does in his life is to get his name erased from the book of death and get it listed in the book of life. Because in the end, it is only the list that will matter. The only list that will matter is that. So, if you are not yet listed, repent. Be cleansed through confession of your sin to God and through faith. Be renewed. Kaya ang sabi sa John 3:3, ang sabi ng Panginoon, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Why? When you were born into sin. As soon as you committed sin, you were listed in the book of death. How will you reverse that? You've got to be born again. To be born into life. To be born into Jesus. To get listed in the book of life. Kaya sabi ni Lord, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. It's not enough to reform. There has got to be a complete death and a brand new life. It happens only vicariously through the death of Jesus and the resurrection of Jesus. And those who believe in Jesus die with him and resurrect with him. That is the important thing. And of course, to do good. Kayo po ba, nakakatiyak na nakalista kayo sa book of life? Mag-isip tayo. Lord, kami po'y nagpapasuri sa inyo kahit gaano kahaba ng aming religious experience, ang aming religious life, gaano katagal na kami sa church, ilang beses na kami nagtaas ng kamay, nag-hallelujah. Turuan mo kami ngayon, this very moment, masuriin kung talaga nga ba kaming born again na. Kung talaga nga bang naintindihan namin ang mga ginagawa namin noon, if we raise our hand to accept you, did we understand what we were doing? At sa sandalang ito, mga kapatid, mga kaibigan, kung meron sa atin gustong makatiyak, ayaw nyo ipagsapalaran, nais nyo makatiyak, you want to accept Jesus as Savior and Lord, you can do it now. Hindi sayang ang panahon, bigyan man natin ng ilang sandali ang ganitong bagay. Because this is of eternal consequence. Kung meron po sa atin ngayon na nais tumanggap sa Panginoon, o hindi kayo nakakatiyak, kung natanggap nyo na nga ba o hindi, gusto nyo makatiyak, I'm inviting you that this is a good time to do that. Ang sasabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, makasalanan po ako. Patawarin nyo po ako. Naniniwala po ako na yung inyong dugo'y maglilinis sa akin. Yung kamatayan nyo ang magbibigay sa akin ng buhay. Get my name erased from the book of death. And put my name on the list, the book of life. I want to accept you as Savior and Lord. Kung meron pong nais na manalangin ng ganon, while heads are bowed, I like you to stand where you are because we're going to pray. And it's a beautiful moment to be sure. I like to stand and say, Lord Jesus, I accept you as my personal Savior and Lord. Praise God. Sino pa po ang gustong tumayo at magsabing gusto ko po makatiyak? It's an honorable thing to do. It's beautiful. Praise God. You want to say, Lord Jesus, right now, I want to accept you. Nais ko po kasama niyo ako pagka dumating ang panahon ng paghuhukom. Gusto ko po makatiyak. I want to open my heart to you and really accept you as my Savior and Lord. Yes, who else would like to stand? Praise God for the many men and women who are opening their hearts and say, Lord, I want to be sure. Sino ba po? Hindi po nakakayang tumayo for the Lord. This is beautiful. Ang kahihiyan, siya ang tumanggap nung siya ay nahubaran, ipinako sa krus, idinisplay sa publiko. Yun ang nakakahiya. Ikaw hindi nakakahiya to now stand and say, Lord, I want to make a stand for you. I want to be sure. I want my name listed in the book of life. So this one single act of simple humility of standing up and acknowledging that I need you
Who else? Oh God, wonderful. You are a wonderful harvester, oh God. Mananalangin po tayo. Kami nais pang tumayo. Tumayo kayo. Huwag kayo mag-atubili. It's a beautiful, beautiful time. The most important decision you'll make in your life. Hindi ko po kayang ihingi kayo ng tawad sa Diyos. Kaya kailangan kayo po humingi ng tawad para sa inyong mga kasalanan. Ask the Lord to forgive you, to cleanse you. And then open your heart and say, Jesus, I accept you as my Savior and Lord. Then after you pray that silently, I'm going to pray with you. Sige po kayo manalangin, humingi ng tawad, buksan ang puso, tanggapin si Jesus. Kung may nais pang tumayo, it's not too late. Stand up. You know, that symbolic act pleases God. That we humble ourselves and say, Lord, I need you. Sige po, manalangin po ang mga tumayo. Silently. Masdan niyo po, Panginoon, mga taong ito, mga babae at lalaking tumitindig sa iyong harapan. Kinikilala sa puso na kailangan ng tagapagligtas. Panginoong Jesus, kinikilalang kayo ang tagapagligtas na iyon. Tugunin niyo po ang mga panalangin na ito. Sa mga nakatayo po, I like to be sure. I like to be doubly sure. So I like to lead you in a prayer that you might probably have prayed as a formula even before. But now fill with your heart and make it very sincere. And if you like to repeat after me silently or with some sound, it's all right. Do that. I like to lead you in a prayer. Panginoong Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Forgive me all my sins. I don't have to go through them one by one because you know them all. Cleanse me, Father, with the blood of Jesus. Get my name erased from the book of death and transfer my name to the book of life. Because I like to live with you, Lord Jesus, forever. I don't want to be with Satan in this life and in the next. I want to be with you, Lord. So please write my name in that book. I will invite you also, O Lord, and I like to invite you to be in my life, to live in me and through me. To speak through my mouth, to serve through my hands, to walk through my feet and with my feet. And I pray that you will continue to fill me with knowledge of you, with wisdom, with holiness, so that no matter how many years are left in my life, they will be lived for your glory alone. And they will be lived, Lord, in serving you, in doing your will, and in knowing you more and more. Thank you, Father, for hearing this prayer. Thank you, Lord Jesus, for entering my heart. Live in my heart forever. Make my heart, make my life your temple. Be with me. And when I die, I like to be with you. Even now that I'm alive, especially now that I'm still alive, I like to give you my spirit. I like to give you my body. I like to give you my all. Lord Jesus, I am yours. Thank you for accepting me. Thank you. Father, thank you for the Lord Jesus and for your wonderful love for all of us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sapagkat siya po ay glorious and victorious. Praise the Lord. Meron pa po ako nais na idulog sa inyo. Marami po mga hindi rin tumayo. Nais kong paniwalaan na dahil nagawa nyo na yun before, alam nyo na sure na kayo. Sa mga hindi po tumayo at sa mga tumayo, ngayon isa naman ang challenge natin. Are your loved ones on the list? Tumayo kayo dahil naniniwala po kayo. Kung may anak kayong lalaki, may anak kayong babae, meron kayong kabiyak, magulang, kapatid, kaibigan, eh sila. Pag humarap po tayo lahat doon, lahat ng tao, lahat ng bayan, lahat ng bansa, at huwag kayong mag-alala, there will be time for everyone kasi eternal yun eh, eternity yun eh. Lahat ay may scrutinize, walang dapat ipagmadali. Sila po ba'y kasali? Paano naman sila? Kaya napakahalaga na tayo po ay lalapit sa Panginoon at itatalaga natin ating sarili na maging tagapagsalita ng Panginoon. Kung marami tayong mga conversations with our loved ones, umiikot lamang sa mga ano bang ulam ngayon, malinis ba ang kotse, nandyan ba ngayon ang ganito, ang labandera ba dumating, yung kung ano ng mga pinag-uusapan natin, napag-uusapan ba natin ng Panginoong Jesus? Kumusta ang sales mo? Kumusta ang negosyo mo? Pero kumusta ang kaluluwa mo? Makakasama ba kita doon sa eternity? O makakasama ka doon sa nadidilig ng mga ruso sa ilalim ng lupa? Nais ba natin mangyari yun? No. But we've got to dedicate ourselves to the Lord. Times are evil. We've got to redeem time.
Kung tayo 20, 30, 40 years na bago natin natanggap ang Panginoon, solong-solo natin ang buhay nung nakaraan, kailangan naman itong darating pa, malaking-malaking portion of our life ipaglingkod natin, especially in soul winning. To tell people about the Lord. Because people need the Lord. I like to pray once more. I like you to bow your heads before the Lord. Sino man sa atin ngayon gustong italaga ang sarili? The Lord is here, I have no doubt. And He will bless. He will bless. Sino gusto magsabing, Lord, gusto ko po maging instrument of soul winning. Gusto ko po na lagi ako makapagsalita tungkol sa iyo to share salvation with people. Not in vague general terms, but in terms that they will have to decide if they will accept you or not. And I like to pray for wisdom, for knowledge, for opening. I like to pray for power. If that is your prayer, I like you to stand because we're going to ask God. He said, ask and it will be given you. If you ask according to His will, He hears us. And it is the will of the Lord that we become His witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and up to the ends of the earth. Kahit po sabihin yung pastor namin, mahusay magsalita, yung aming Sunday school teacher, magaling, yung aming deacon mahusay, pero may mga kailala kayo na kayo lang ang pwedeng lumapit. Hindi malalapitan ng inyong pastor, ng inyong mga leader. Kayo dapat, mission field nyo yun. Hindi nyo pwedeng ipamigay sa iba, especially if loved ones nyo. Lord, tumatayo po ang mga anak mo. Dahil gusto kita talaga ang sarili na maging soul winners. Kung winner na itong mga anak mo na to in many ways, winner sa business, winner sa beauty contest, winner sa mga sarisaring kung mga pangapaligsahan, gusto naman namin, Lord, ngayon maging soul winner. That we will win souls for you. Hindi awards, hindi mga plaque, hindi mga medalya lang, kundi souls. The spirit of people that are bound to go to hell unless they get delisted from the book of death. Kitang-kita namin, Panginoon, malinaw na sinasabi na yung salita. There is such a book as the book of life. I want our loved ones to be there, O God. Gusto namin maging kasangkapan. Sa pagtayo ng mga anak mo, Panginoon, humihingi po yung lingkod, pagkalooban nyo ng karunungan. Yung mga mahihiyain, bigyan nyo, Panginoon, ng lakas ng loob sapagkat hindi nakakahiya na ipatanggal ang mga pangalan na mahal namin sa buhay sa mga pupunta sa impyerno. Bakit kami mahihiya na gawin yun? At hindi nakakahiyang ilista sila sa book of life. Alisin mo sa amin, Lord, yung maling pagiging mahihiyain. Ikinahihiya yung tama at yung mga mali ay pinagmamalaki pa kuminsan. Lord, alisin mo po ang pagiging mahihiyain. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Sa mga mahilig na magsalita at nauuwi sa mga gulo at mga pagtatalo, bigyan mo kami, Lord, ng wisdom, diplomatic skills. Bigyan mo kami ng charm, whatever it takes, O Lord, to be able to bring Your word in the best possible way to people that they will not resist, that they will accept, so that they will accept You by their own free will as Savior and Lord. Humihingi rin po kami, Lord, ng knowledge that You're going to allow us to remember verses and to have the wisdom to choose which verses to say and which not to say in the right moment. Bigyan mo kami, Lord, ng discernment so we will know and feel when it is right to speak and when it is right to be silent. And teach us to be peaceable in our ways, Lord. Teach us, Lord, na kami hindi nakakagulo pag nagsasalita, hindi nakaka-irritate, kundi that we will bring comfort and calm so that we will soothe nerves with our spirit, which is also soothed by You. Make us people of peace, O God. At kung ano pa ang hadlang sa mga anak mong tumatayo ngayon, maaaring ang gusto nilang turuan ay iba ang paniniwala, iba ang religious belief, tas may utang na loob sila dito sa mga tao, at di sila makapagsalita. Lord, maalala namin na kayong unang-unang dapat tanawan ang utang na loob. Na maging yung mga tao naging blessing sa amin, kayo rin ang nagbigay sa kanila ng mga blessing. That we will please You above others, Lord. That we will not be men pleasers, but God pleasers. Children of God, lift your hands to the Lord and praise Him. And receive blessings. Receive empowerment. Receive knowledge and skill in soul winning. Receive spiritual power so that when you walk, you will not faint. When you speak, the words that you say will not return to you empty because it will accomplish the purpose for which God sends it. And that you will be the Lord's ambassador to your families. The Lord's spokesperson in your own circle of friends. Receive empowerment as soul winners. And as you believe in the Lord, as you seek Him with your heart, and as you want to serve people, you will receive what you ask for. Thank You, Father. We know that people need the Lord. Our loved ones need the Lord. Make us instruments so that they will know the Lord.
Thank you, Father, for your powerful presence. Thank you for enlightenment. Salamat sa mga tumanggap sa iyo ngayong araw na ito. Salamat din, Panginoon, sa mga nagtalaga ng sarili para maging tagapagsalita mo. Lord, turuan niyo po kami to allow our eyes no rest and sleep until all our loved ones are brought to your feet. Teach us, Lord, never to have artificial sense of peace because our loved ones are in danger. They might die without knowing you and it is going to be hopeless. Teach us to redeem time. Teach us, Lord, that people need you and that we can be the bridge between those people and you. We commit everything to you, Father. Use us. Use us to bless people who need you. In Jesus' mighty name, we pray.